Ayan, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayong muli upang talakayin ang mga anyo ng panitikan. Ngunit bago yan, ano nga ba ang panitikan? Ang panitikan ay mga panulat na nagpapahayag ng mga karanasan, damdamin, kaisipan o kwento ng isang tao. Ito ay maaaring batay sa katotohanan o gawa-gawa lamang para sa isang layunin. Ano-ano nga ba ang anyo ng panitikan? Una nating talakayin ang anyong tuluyan. Ang anyong tuluyan ay maluwag na pagsama-sama ng mga salita sa katutubong takbo ng salita. Ano nga ba ang katangian ng akdang tuluyan? Ang anyong tuluyan ay ang mas natural na pagkakasulat. Tuloy-tuloy at gumagamit ng mga pangungusap at talata. Walang binibilang na mga salita o tunog na kinakailang itugma sa iba pang salita. Naglalayon itong makapagpahayag na may mas malayang pamamaraan at nakadepende ang kagandahan nito sa kung paano buuin ng manunulat ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ano-ano nga ba ang mga akdang tuluyan na meron tayo? Una na nga riyan ay ang alamat. Ito ay isang uri ng panitikan na nagkukwento tungkol sa mga pinagmula ng mga bagay-bagay sa daigdig. Karaniwang nagsasalaysay ito ng mga pangyayaring hingil sa tunay ng mga tao at puok at mayroong pinagbabatayan sa kasaysayan, kaugnay ang alamat ng mga mito at kwentong bayan. Ayan. Isang halimbawa ng alamat ay ang alamat ng pinya, alamat ni tungkong langit at marami pang ibang alamat. Ikalawang akdang tuluyan ay ang anekdota. Ito naman ay isang uri ng akdang tuluyan na tumatalakay sa kakaiba o kakatwang pangyayaring naganap sa buhay ng isang kilala, sikat o tanyag na tao. Ito ay may dalawang uri na tinatawag na kata-kata at hango sa totoong buhay. Ito rin ay may ginagawang pagpapaliwanag sa mga ginagawa ng mga tao. Isang halimbawa dito, ang anekdota sa buhay ni Jose Rizal. Ikatlong halimbawa o ikatlong anyong tuluyan ay ang nobela o tinatawag din natin na Kathambuhay. Ito'y isang mahabang kwentong fiksyon na binubuo ng iba't ibang kabanata. Mayroong itong 60,000 hanggang 200,000 salita o 300 hanggang 1,300 pahina. Noong 18 siglo, naging estilo nito ang lumang pag-ibig at naging bahagi ng mga pangunahing literary genre. Ngayon, ito ay kadalasang may estilong artistiko at isang tiyak na estilo o maraming tiyak na estilo. Isang halimbawa ng nobela ay ang Noli Mi Tangere at El Pelibisturismo ni Jose Rizal. At sa mga kontemporaryong halimbawa naman ay ang Dekada 70, Teacher at Gabo. Ikaapat naman na akdang tuluyan ay ang pabula. Ang pabula ay isang uri ng katang-isip ng panitikan na kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan, katulad na lang ng leon at daga, pagong at matsing, at lobo at kambing. May natatanging kaisipang mahango mula sa mga parabola sapagkat nagbibigay ng moral na aral para sa mga batang mambabasa. Tinatawag din itong kathang kwentong nagbibigay aral. At ang ikalima ay ang parabola. Ito ay isang maikling salaysay na maaaring nasa anyong patula o prosa na malimit mangaral o magpayo hingil sa isang pangyayari na kadalasang isinasalarawan ang isang moral o relihiyosong aral. Taliwas sa pabula, ang parabola ay walang inaalok na o nilalahok na tauhang hayop, halaman, bagay at pwersa sa kalikasan na pawang kumikilos at nagsasalita gaya ng tao. Kadalasan ang parabola o ang parabola ay hinango sa Biblia. Isang halimbawa nito ang hiwaga sa tungkol sa may-ari ng ubasan. Sumunod naman ay ang maikling kwento. Ang maikling kwento ay binabaybay din bilang isang maikling kwento.
Yan. Isa itong maiksing salaysay hingil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng panitikan. Tulad ng nobela at tula, isa rin itong paggagad ng realidad. Kung ginagagad ang isang momento lamang o iyong isang madulang pangyayaring naganap sa buhay ng pangunahing tauhan. Ayan, isang halimbawa ng maikling kwento ay ang sangdaang damit. Ayan, at marami pang iba. Sumunod naman na, akdang, na isang akdang tuluyan ay ang dula. Ito'y isang uri ng panitikan na nahahati sa ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayun nitong itanghal ang mga tagpo sa isang tanghalan o entablado. Isang halimbawa ng dula ay ang Sarswelang Walang Sugat ni Severino Reyes. Sumunod naman na isang akdang tuluyan din ay ang sanaysay. Ito naman ay isang maiksing komposisyon na kalimitang naglalaman ng personal na kuro-kuro ng may akda. Isang halimbawa nito ay ang Miliminas. Ayan. Sumunod naman ay ang talambuhay. Ito'y isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao hango sa mga tunay na tala, pangyayari o impormasyon. Meron tayong dalawang uri ng talambuhay, ang talambuhay na pang-iba at talambuhay na pang-sarili. Isang halimbawa ng mga talambuhay, katulad na ng talambuhay ni Dr. Rosarizal, maaari din kayong gumawa ng sarili niyong talambuhay. Sumunod naman ay ang talumpati. Ito'y isang buong kaisipan o opinion ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado. Layunin itong humikayat, tumugon, mangatwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Ito ay isang uri ng komunikasyong pampubliko na nagpapaliwanag sa isang paksa na binibigkas sa harap ng mga tagapakinig. Maaring halimbawa nito ang mga talumpating ginagawa ng mga pangulo sa ating bansa. Ang sumunod naman ay isang uri rin ng akdang tuluyan ay ang kwentong bayan. Ang kwentong bayan ay ang mga salaysay hingil sa mga likang isip ng mga tauhan na kumakatawan sa mga uri ng mamamayan, katulad ng matandang hari, isang marunong na lalaki o kaya sa isang hangal na babae. Karaniwang kaugnay ang kwentong bayan ng isang tiyak na pook o rehiyon ng isang bansa o lupain. Kaugnay nito ang alamat at mga mito. Isang halimbawa dito ay ang naging sultan si Pilando. Ayan. Sumunod naman na isang uri din ng akdang tuluyan ay ang balita. Ito ay mga iba't ibang makatotohanang ng pangyayari na nagaganap sa isang lugar o bansa. Ayan. Ikalawa naman nating uri o anyo ng panitikan ay ang patula. Ang patula ay ang pagbuo ng pahayag sa pamamagitan ng salita sa pantig at pagtugma-tugma sa dulo. Sa kabilang banda, ang prosa naman ay nagpapahayag ng isang manunulat sa pamamagitan ng mga sukat bilang at espesyal na pagkakaayos upang sa malikhaing paraan ay makapagpadala ng mensahe o ng emosyon sa mga mambabasa. Isang uri ng akdang patula ay ang bugtong. Ano nga ba ang bugtong? Ito isang pangungusap na may nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang palaisipan. Diba? Bugtong-bugtong, andyan na si kaka, bubuka-buka ka. Yan ay isang uri ng bugtong. Kalawa ay ang salawikain. Ito ay mga maiksing pangungusap na lubhang makahulugan at naglalayong magbigay patnubay sa atin pang-araw-araw na pamumuhay. Ayan, di ba? Pag maiksi ang kumot, matutong mamaluktod. Sa hinahaba-haba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy. Ikatlo ay ang epiko. Ito ay isang tulang pasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan. Ang isang halimbawa nito ay ang biag ni Lamang. Sumunod naman ay ang pasyon. Ito ay isang naratibong tula ng Pilipinas na nagsasaad ng buhay ni Jesucristo. Kadalasan ito'y naririnig natin sa mga Katoliko na ginagamit sa pagbasa, pagmahal na araw. Ayan. Sumunod naman ay ang palaisipan. Ito ay uri ng bugtong na sinusubok ang katalinuhan ng lumulutas nito.
At ang huli ay ang tayukay. Ito isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan. Yung mga hyperbole, metaphor, simile, synecdoche, personification, at marami pang ibang tayukay. Ayan ay isang uri ng akdang tuluyan. Ayan. Saan nga ba kadalasang nakikita ang tayutay? Ito nga ay kadalasang nakikita sa tula. Ano nga ba ang tula? Ito ay isang uri ng sining na kilala sa malayang paggamit ng wika sa iba't ibang anyo at estilo. Meron tayong tatlong uri ng tula. Una na nga rito ay ang tulang pasalaysay. Ito ay may sukat at tugmat. Pinapaksa nito ang mahalagang mga tagpo o pangyayari sa buhay, ang kagitingan at kabayanihan ng tauhan. Nabibilang dito ay ang epiko, awit at korido. Ayan, kung nabasa nyo na ang Florante at Laura at ang Ibong Adarna, ayan ay isang uri ng tulang pasalaysay. Sumunod naman ang uri ng tula ay ang tulang liriko. Ito naman ay kilala din sa tawag na tulang paawit at buwat sa salitang Grego na lira na ang ibig sabihin ay inaawit at ito ay may kaugnayan sa emosyon. Ang mga halimbawa nito ay ang oda, soneto, elegiya at iba pa. Ayan. Samantala, ang ikatlong uri ng tula ay tinatawag natin ng dulang pantanghalan o pandulaan. Ginagamit ito sa pagtatanghal ng mga dula at ang mga halimbawa nito ay duplo, karagatan, balagtasan, kumedya, moro-moro at sinakolo. Ayan, makikita kadalasan ng duplo at karagatan sa naglalamay o sa isang bahay na mayroong patay. Ito isang uri ng laro na pagpapalitan ng tula. At ang balagtasan naman ay ginagamit sa pagpapalitan din ng may isang tiyak na pinagtatalunan o pinaglalabanan at binibigyan ng maayos na pagpapaliwanag hingil doon sa pinagtatanggol niyang paksa. Ayan, meron itong lakambini at lakan at merong tagapamagitan. Ayan, meron din naman tayong uri ng panitikan ayon sa nilalaman. Ito nga ay ang kathang-isip o fiksyon at hindi kathang-isip. Kapag sinabing kathang-isip o fiksyon, ito ay ang mga manunulat ay gumagawa ng akda mula sa kanilang imahinasyon. Ang mga kwento ay hindi totoo kagaya ng maikling kwento, nobela at iba pa. Ibig sabihin, imagination, pawang ginawa lamang ng kanyang kaisipan ng malayang haraya. Ayan, kapag sinabi naman hindi katang-isip, ito yung mga panulat na batay sa tunay na pangyayari, katulad na lamang ng talambuhay, autobiografiya, talaarawan, sanaysay, at ang mga akdang pangkasaysayan. Ibig sabihin, ito'y totoong naganap. Diba? Siyempre, yung talambuhay, totoo namang naganap yan dahil nga talambuhay yan. Naranasan yan, autografiya, talaarawan, at sanaysay. Dahil ang sanaysay, ginagawa ng mayroong damdamin ng isang manunulat kung ano kanyang opinion at opinion o karanasan buhat sa isang pangyayari o isang paksa. Ayan, at dyan nga natatapos ang ating pagtatalakay sa uri o anyo ng panitikan na kung saan na susunod nating mga aralin ay tatalakayin natin isa-isa kung ano nga ba ang mga sangkap o katangian ng bawat akda o akdang tuluyan at akdang padulan na ating tinalakay sa ngayon. Nawa ay mayroon kayong natutunan sa ating tinalakay ngayon at magamit nyo ito sa inyong pag-aaral. Maraming salamat sa inyo at paalam hanggang sa muli.